What's up, Cryptok? Welcome back sa ating channel. So, market update muna ulit tayo kay Bitcoin, Ethereum, at kay XRP. Okay? So, medyo naging madugo yung mga nakaraang araw natin, no? Due to Bitcoin drops. Okay? Pero, ang maganda naman nun is ine-expect natin na magkakaroon ng dip si Bitcoin. Okay? Kaya lang hindi natin ine-expect talaga yung volume. Ngayon, kamustahin natin kung ano na nga ba ang magiging condition niya at ano yung possible na next move niya. Okay? So without further ado, let's get started. Okay, so as usual, nandito tayo kay Bitcoin weekly time frame para malaman natin kung intact pa ba ang bull market niya. Okay? So gagamitin natin yung 21 EMA as a dynamic support. So kung mapapansin nyo dito, okay, na-touch natin yung 21 EMA. Okay? So hopefully mag-close tayo ng candle above this support level. Okay, para manatili tayong bullish at manatiling bull ang market niya or manatili ang bull market ni Bitcoin. Ano daw? God, I love you. So okay. So kapag nasa taas, long as we stay above the dynamic support, which is ang 21 EMA sa weekly time frame, okay, pwede tayong manatili na bull kay Bitcoin. Sabihin, bullish pa. Okay? So, this is a weekly time frame. So, the last time na nangyari ito is around, ano ba to? August 31, 2020. Okay? So, mapapansin nyo dito, na-touch niya rin, no? Na-touch niya rin yung 21 EMA. Tapos, ang nangyari is nag-bounce back siya pataas. Okay, so nagkaroon tayo ng parabolic rise ulit dito. Okay? So, ngayon, na-touch na natin to. So, kailangan na ba natin mawala ng pag-asa? Para sa akin, hindi pa. So, nakabili ako sa dip. Okay, diba? So, yung previous technical analysis natin sa kanya or market update is sinabi ko na nakabili ako sa dip na to. Okay? So, bakit? Kasi mas maliit yung risk ko compared sa potential reward. Okay? So, yung stop loss ko is below lang sa dynamic support. Just in case na mag-bounce back siya pataas, mas mataas naman ang aking magiging potential reward. Okay? So, hindi pa natin alam kung ano yung mangyayari sa future. So, let's watch out this. So, para sa akin, this is a critical level, no? So, kapag nagkaroon tayo ng closing below our dynamic support sa weekly time frame, is possible mag-start tayo ng bear market. Okay? So, ano yung gagawin natin kapag nag-start na yung bear market kay Bitcoin? Diyan papasok yung mga short selling. Okay? Tapos, yung mga magte-take profit. Okay? So, ako personally, magte-take profit muna ako. Tapos, habang bumababa yung market ni Bitcoin, is mag-short selling naman ako para kahit bumababa yung market, is ma-take advantage ko pa rin yung pagbaba niya. Okay? Kaya lang, kung sa mga beginner is, this is a very risky trade kung mag-short selling kayo. Okay? Lalo na kasi naka-Binance futures yun. Okay? So, kung gusto nyo matuto ng short selling, mag-practice muna kayo sa virtual account, no? Para hindi kayo maubusan or masunugan ng real money. Okay? So, kung bababa naman tayo sa ating 4-hour time frame, okay, tanggalin ko muna yung 21 EMA. Moving on, eh. Nabigla na lang naman. sorry. So, yun, no? Papansin nyo, after ng dip natin dito kay Bitcoin, ito yung ina-expect natin, eh. Di ba? Kasi, ito yung trend line natin. So, ang nangyari is nagkaroon tayo ng rejection dito. Okay? So, ayan. Nagkaroon tayo ng rejection dito, kaya nag-dip na siya. Okay? So, after ng dip na to, nag-i-start na siya mag-consolidate. No? So, yun nga, yung sinabi ko kanina sa 21 EMA sa weekly time frame is nasan ba tayo nagsisit nun? Anong price? Tingnan natin. So, nasa around 46,500. Okay? So, para sa akin, as long as we stay above the 46,500 na level, is mananatili akong bullish kay Bitcoin. Okay? So, ngayon, possible na magkaroon muna tayo ng multiple consolidation dito hanggang sa makahanap tayo ng panibagong pattern sa kanya. Okay? So, ngayon, magdodrawing naman ako ng support level. Okay? So, meron tayong support level dito. Okay. So, ayan. Kung mapapansin nyo, support, 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 support. Okay?
So, meron tayong strong support naman. Okay? So, pwedeng makakita tayo ng multiple consolidation above this support level. Okay? Huwag lang natin mabreak yan pababa. Okay? Kasi medyo mag-iiba na ang ating diskarte nun. Okay? Kasi baka iba na ang maging major move niya on the next couple of months kapag na-break natin tong baba. Okay? So, yun lang. So, recap lang is nananatili pa rin akong bullish kay Bitcoin and bumili ako doon sa dip. Okay? So, meron lang akong stop loss talaga. Okay? Kailangan lang natin i-apply talaga yung risk management dahil nga hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa futures. Okay? So, apply proper risk management, respect your plan, and you should be good. Okay? So, next is kay Ethereum. Natin kay Ethereum. Ay, ba yan? So, Ethereum weekly time frame. So, obviously, nasa taas pa tayo ng ating 21 EMA. So, kung mapapansin nyo, ang dynamic support natin is nagsisit around 2,000. Okay? So, as long as we stay above this 2,000 level, mananatili akong bull kay Ethereum or bullish. Okay? So, kung bababa tayo sa ating 4-hour time frame, mapapansin nyo, no, na nag-drawing muna ako dito ng resistance level tapos support. Okay? Tapos, nag-drawing na rin ako dito ng trend lines. Okay? So, para medyo nakaka-form na ako sa kanya ng descending triangle, no? Okay? So, tingnan pa natin. Baka makumpleto niya kung ano yung pattern na to. Okay? So, pwede kasing okay, pwedeng mag-respect muna siya dito, tapos bumaba ulit sa support, tapos saka mag-breakout, mag-retest, tapos mag-push up ulit pataas. Okay? So, pwede rin naman siyang mapaaga. Okay? So, dito, ganyan, tapos mag-retest, tapos tumaas na siya ulit. Okay? So, pwedeng ganyan. Ayan, ayaw naman gumana ng aking mouse, di pa ako nakakabili. Okay, so ayan. So, meron tayong dalawang pwedeng i-expect na scenario sa bullish side. Okay? So, ito siya. Ngayon, pwede rin naman siyang mag-breakdown sa baba. Okay? Yun, ayaw na naman. Nado-double click. Accidental double click. So, pwede siya mag-breakdown sa baba at mag-retest tapos mag-push ulit pababa. Okay? So, ngayon, nasa... So, parang ang behavior ngayon ni Ethereum is nagko-consolidate. No? So, nasa consolidation phase tayo. Okay, so hanggat walang clear breakout, hindi pa natin masasabi kung ano yung pwedeng mangyari. Okay? Kung saang direction ba siya mapupunta. Saan tayo pupulutin. Okay? So, next is kay XRP. So, medyo magandang market ni XRP ngayon. Tingnan natin sa weekly time frame. Nasa taas tayo ng ating 21 EMA. So, nananatili akong bullish kay XRP. So, XRP to the moon. Okay. So, kung bababa tayo sa 4-hour time frame, papansin nyo, no, sa previous technical analysis natin sa kanya, na-anticipate natin yung market movement niya, no? So, meron tayong respect dito, tapos bumaba, tapos nag-breakout sa taas, tapos nag-retest, okay? Tapos nag-i-start na siya ngayong tumaas, okay? So, meron tayo ngayon na resistance level na kailangan niyang ma-break. Kailangan niyang ma-break. Okay? Para sa another bullish side. Okay? So, kapag na-break niya to, okay, pwede siyang mag-retest yung previous resistance, mag-turn into support, bago pa mag-push up ulit pataas. Okay? So, you know, previously na-anticipate natin na nag-drawing tayo ng supportive trendline dito. Na-break niya yon, nag-retest, tapos tumaas siya. So, ngayon, ang ating hinihintay is yung resistance level around $1.64. Okay? Pag na-break niya yun, pwede tayo ulit makakita ng another bullish pump kay XRP. Okay? So, yun lang. Sana may natutunan kayo at kung nagustuhan niyo yung video na to, please consider to like, share, and subscribe para manatili tayong sumusuporta sa ating channel at magtuloy-tuloy yung mga gantong updates. Okay? So, yun lang. Sana nakatulong. Thanks for watching. I'll see you soon.